DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Pare-pareho lang tayo. Ang matanda ng katulad ko, hindi rin makatulog sa kaiisip kung bakit hindi man lamang siya malimusan ang panahon ng kanyang mga anak. Sa kamatayan ko na lamang ba ninyo ko bibigyan ng oras? Yun pa ang gusto ninyo? Ano pa ang magiging silbi ng inyong mga luha kung pantay na ang aking mga paa? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, lakip ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ano pa ang magiging silbi ng inyong luha kung pantay na ang aking mga paa? Dito pa rin sa ating natatanging duna, may pangako ang bukas. Ivan, minsan nagtanong sa akin ang mga kapatid mo, bakit hindi mo raw isinasama rito sa bahay ang asawa at anak mo pag narito sila? Tay, mahihiyain po kasing asawa ko eh. Kung hindi ko pa kayo dalawin, hindi ko sila makikita. Alam ho kasi ng misis ko, dati kami may tampuhan ng mga kapatid ko. Kaya nahiya siyang humarap sa kanila. Tsaka, alam niyang puro professional si na kuya. Eh tay, basta ho. Eh, kumusta yung pag-apply mo ng trabaho sa Saudi? Mukhang nagkakaroon na po ng linaw tay. Kaya lang, may problema po eh. Dalawang problema. May babayaran home placement fee. Medyo malaki. Tsaka yung mga iba pang bayarin tayo. Nagsangla na nga ho ng bankang pangisnada ang biyenan ko eh. Pabalik-balik ko sa Maynila para mag-follow up. Eh, hayaan mo. Ihilam kita ng pera sa tatlong kapatid mo. Naku tay, wag na ho. Nakakahiya tay. Puro sila maluwag sa buhay. Bakit ka mahihiya? Basta kapatid ho mo sila. Basta ho. Huwag niyo na ako ipanghingi ng tulong sa mga kapatid ko. Kung tutulungan niyo ako, gusto ko galing sa inyong sariling bulsa. Sige, kung yan ang gusto mo, hindi na lang kita
ihiram sa mga kapatid mo. Gagawa ako ng ibang paraan. Hello? Hello, Ate Nancy. Sito na, Tito. Tinawagan ka ba ni Kuya Ronald? Hindi. Bakit? Eh kasi, tinawagan daw siya ng itay. Inihihingi daw ng itay ng permiso sa ating tatlong magkakapatid na isasangla niya ang lupa. Aling lupa? Yung maliit na lupang mana ni inay. Ipinapasakan ni itay yun sa isang kamag-anak natin, hindi ba? O, eh ngayon, gusto rong isangla ng itay ang lupa. Eh bakit nga isasangla? Bakit nagigipit ba siya? Eh nagbibigay naman tayo ng sustento sa kanya. Pare-pareho tayo, di ba? Regular. Yung kahit nung hindi pa nga tayo umuwi linggo-linggo, nagbibigay tayo, di ba? Eh, hindi naman nagigipit ang itay eh. Itutulong daw niya kay Ivan. Itutulong kay Ivan? Oo. Eh bakit? Ano bang pagkakagastosan ng black sheep na yon? Mag-a-abroad daw. Ay, nako. Pag nag-abroad ang lukulukong yon, baka doon pa siya gumawa ng kalokohan sa pupuntahan niyang bansa. Ay, sasabihin ko kay Kuya Ronald, huwag tayong papayag na masanlaan lupa. Eh, pero... Basta yun ang desisyon ko. Yun ang dapat maging desisyon natin. Sa Sabado, kakausapin natin ang itay at hindi tayo papayag. Anong sinabi mo, Ronald? Ayaw ninyong masangla ang lupa. Itay, kung sa pansariling pangailangan nyo gagamitin, payag kami. Pero si Ivan palang dahilan eh. Oo nga naman, Itay. Tsaka ayaw ho namin, wag ho ninyong isangla yung lupa. Ikaw, Tunet. Yun din ba ang desisyon mo? Tunet. Kung ano pong desisyon ni na Ate Nancy at Kuya Ronald, eh, bahala sila. Kayo hong mag-usap, hindi na ako makikialam. Ronald, gustong mag-abroad ng bunsong kapatid ninyo. Gustong makaahon ni Ivan. Bakit hindi natin tulungan? Eh, paano ho kung magloko siya sa ibang bansa? Nagbago na ang kapatid ninyo. Nagbago? Nakita niyo naman, di ba? Wala na siyang ibang inisip kundi ang kanyang pamilya. Pero kami ho, nakaahon kami nang di namin kayo pinerwisyo, Itay. Hindi namin kayo pinagsanla ng lupa. Nagkamali nga ng diskarte sa buhay ang inyong bunso kapatid. Napakahirap ba para sa inyo? Nabigyan siya ng pagkakataong makaahon. Maliit na bagay lang naman ang hinihiling ko. Hindi na ako sa inyo nanghihingi ng tulong. Permiso lang ninyo ang hinihingi ko. Bakit ayaw pa ninyong ibigay? Anong klaseng mga kapatid kayo? Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Inday, tulog pa bang mga kapatid ko? Oo, tulog pa sila, Kuya Ivan. Napuyat ba sila? Medyo may tension kasi dito kagabi. Nagsigawan sila. Bakit?
Nagtalo-talo kami kagabi. Tungkol sa pasasanla ng lupa, Ivan. Anong lupa ang isasangla, Ate Tonet? Sino magsasangla at bakit? Yung kapirasong lupang mana ng nanay natin. Gusto ang isangla ni tatay kasi gagamitin mo raw sa pag-aabroad. Wala akong alam dun. Ivan, huwag ka nang magmaang-maangan na wala kang alam. Hindi maiisip na itay na magsanla ng lupa kung hindi mo siya kinausap. Kuya Ronald, hindi ko sinabi kay itay na magsanla siya ng lupa. Hindi. Pero humingi ka ng tulong sa kanya, di ba? Oo! Inaamin ko. Nabanggit ko kay itay na nangangailangan ako ng malaki-laking halaga para sa pag-a-apply ko ng trabaho sa Saudi. Gusto ko umasenso tulad nyo. Pare-pareho kayo may kotse. Eh ako nga, kahit bisikleta, wala ako eh. Masama bang mangarap kahit simple lang? Kung nag-isip ka ng ganyan nun, hindi ka maghihirap ngayon eh. Kung hindi ka nakipagbarkada, kung hindi ka nagsyabu, eh dapat katulad ka rin namin. Tama na. Ano ba kayo? Tama na yan. Mag-iising na rin ang itay. Maririnig kayo. Nagbago na ako, Kuya Ronald. Matagal na ako nagbago. Lagi niyo pa rin ba ako susumbatan sa mga naging pagkakamali ko noon? Kung sa abroad ka maghahanap ng kapalaran, mahirap yung iniisip mo. Hindi ka pwedeng umalis sa panahong ito. At bakit hindi? May malubang sakit ang tatay natin. May lung cancer siya. Malapit na siyang mamatay. Hindi totoo yan. Anong hindi? Walang cancer ang itay. Alam ko, wala siyang sakit. Yan o, ayan si Inday. Siya talungin nyo. Palabas lang na itay na may sakit siya para umuwi naman kayo dito. Kasi wala na kayong panahon sa kanya eh. Ano ba yan? Inday? Bakit nadamay ako? Ambahan lang yan! Tay! Totoo bang sinabi ni Ivan? Totoo bang palabas nyo lang na may cancer kayo? Oh, magsalita kayo. Totoo bang palabas nyo lang ang lahat? Tay! Tay! Itay! Bakit hindi niyo sagutin ang tanong ni Kuya Ronald? Totoo ba? Wala naman pala kayong sakit? No! Kinaamin ko, palabas ko lang ang lahat. Ay, bakit nyo kami naloko? Alam nyo bang ang dami naming iginiba para lang makauwi dito linggo-linggo? Para makasama namin kayo? Kasi nga akala namin mamamatay na kayo. Sana nga'y totoo lang na may cancer na ako. Sana nga totoo na lang na may tanig na ang buhay ko. Kasi noon lang naman ninyo ako binigyan ng panahon. Nakakakala ninyo, mawawala na ako. Pero sa ginawa ninyo, itay, na-stress din ho kami. May mga gabi hindi kami makatulog sa sobrang pag-iisip sa inyo. Pare-pareho lang tayo. Ang matanda ng katulad ko, hindi rin makatulog sa kaisip kung bakit hindi man lamang siya malimusan ang panahon ng kanyang mga anak. Sa kamatayan ko na lamang ba ninyo kung bibigyan ng oras? Iyon ba ang gusto ninyo? Ano pa ang magiging silbi ng inyong luha kung pantay na ang aking mga paa? Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oscar. Hoy. Ayos ka lang ba, ha? Oscar. Huwag mo akong alalahanin, Nadeline. Ayos lang ako. Kanina, nakita kong magkakasunod na umalis ang kotse ng tatlong anak mo. Linggo pa lang na umaga ngayon ah. Ba dapat bukas pa ng madaling araw ang luwas nila? Kaya alam ko, nagkaroon kayo ng problema, ano? Oh.
Nagka-problema ka. Eh bakit? Ano ba nangyari? Nabisto na nila ang palabas ko. Ang yung kunwari eh, meron kang lung cancer at may taning na ang buhay mo. Oo. Ito kasing si Inday eh. May kakatihan ng dila. Pero sa isang banda, mabuti na rin ang nangyaring yun. Ang totoo, nakukonsensya na rin akong masyado kong naaabala ang profesyon ng mga anak ko. Ay, eh papaano ngayon yan? Balik na naman ba sa dati na siputin ka nila at dili? Eh, bahala na sila. Gayon ko na pagtanto, Madaling. Ang magulang pala ay hindi dapat inuobliga ang mga anak na bigyan siya ng panahon. Ang magulang pala hindi dapat nangihingi ng pagmamahal. Dapat ay kusang ibinibigay yun sa kanya ng kanyang mga anak. May kasalanan ako sa nangyaring gulo sa pamilya. Ako kasi, napakadaldalera ko. Ay, nakakaya itong ugali ko. Nakakahiya talaga. Aba, Itay! Oh, Ivan, nasan ba nga po ko? Heto, dinalang ko siya ng Shield bath soap at Unique toothpaste. Naku, sayang po. Kaalis lang ho ng apo niyo at ng misis ko. Sinama ho ng biyenan ko. May birthday party hong pupuntahan. Ba, hindi bale, hindi bale. Eh, siya nga pala ito. Kunin mo. Ano ang laman ng brown envelope na to, Itay? Isang lalako ang manang lupa ng nanay mo. Ha? Idinagdag ko ang kaunting ipon ko para may pambayad ka na ng placement fee. Pero, Tay, lalo kong magagalit sa inyong mga kapatid ko. Maigi na ang buhay nila. Bago ako mawala, gusto ko maging maayos din ang buhay mo. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Lauren Chavez, Phil Cruz, Susan Robles, Olive Madrideos, Chiquit Amor, Wilma Borromeo, at si Bobby Cruz bilang Oscar. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito.
Ano pa ang magiging silbi ng inyong luha kung pantay na ang aking mga paa? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako, Ang Bukas. DZRH, member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.